What's up mga tol? Si Doc Otep ito. So maraming tatanong sa atin, kung pwede daw bang pag-swapin yung snare sa hi-hat? Marami kasi sa atin ang nasanay sa setup ng acoustic drums na naka-cross ang kamay. So dito kasi sa Medeli DD315 tsaka sa Alesis Compact 7, hindi naka-cross ang kamay natin. Okay, sige, try natin na pag-swapin. Una, on nyo yung unit nyo. Then click nyo yung voice. Paluin nyo yung snare. Tandaan nyo yung value. Sa patch namin, ang snare ay 2.5. So close hi-hat ay 15.2. So 2.5 15.2. So pag-swapin natin, close hi-hat, lipat natin sa 2.5, lipat nyo yung value 2.5. So yan. So ito, tandaan nyo ba, 15.2, change value 15.2. So yan. Yan, nasagot na natin yung tanong nyo, kung pwedeng pag-swapin yung snare at hi-hat. So, pwede. So, ito na yung hi-hat. Ito na yung snare. Ngayon, ang tanong ngayon, playable ba to? Sige, subukan natin. So ayun, mahirap siyang gamitin. Kasi una, nakakabanggaan yung stick. So hindi gaya nung design ng portable na Yamaha, nandito yung hi-hat niya, nandito yung snare. So hindi nakakabanggaan yung stick. Pero dito sa Medeli, nakakabanggaan. So ito pa, ang second concern natin is yung hi-hat. So pansinin nyo yung hi-hat natin. Ito yung close. Dapat pag inangat ko yung foot pedal, mag-o-open na siya, mag-o-open hi-hat. Pero hindi, nandito pa rin yung open hi-hat. So pag inapakan ko, dapat close. Ito yung snare. Pag in-open hi-hat ko siya, nandito pa rin. Hindi siya nailipat dito. So ang nangyari, na-swap natin yung position ng hi-hat sa snare. Pero hindi natin maisaswap yung tunog ng open hi-hat at saka nung stamp. So dapat eto na yung open hi-hat eh. Pero wala. Yung open hi-hat natin ay nandito pa rin. So dapat pure snare na ito. So pag in-open hi-hat ko, dito pa rin siya nag-open hi-hat. So hindi natin mailipat yun. Tsaka ang pangatlong concern naman is yung size ng pad. Itong size ng pad ng hi-hat ay maliit. So pagpapalo ka ng snare, dapat malaki. Dahil kailangan malaki ang snare mo, lalo na pag nagro-rolling ka. So pansinin natin yung size ng ibang electronic drums. Malaki talaga ang size ng snare compared sa mga tom. So ayan yung Alesis Strike Pro namin. So makikita nyo, malaki talaga yung size ng snare. Malaki ang size ng snare compared doon sa mga toms. So sa case natin dito, maliit yung snare. And yung hi-hat ang malaki. So kung sakaling sa swap natin, ito yung magiging size ng snare compared sa hi-hat. So ang liit, siya yung pinakamaliit, yung hi-hat. Pag ginawa nyo yung snare yan, mahihirapan kayong pumalo at mahihirapan kayong mag-rolling.
dahil magkakabanggaan yung stick nyo. So ayun yung dalawang stick, mahihirapan kayo pag nag-rolling. Sa totoo lang, wala naman talagang problema sa setup na ganito. Dahil yung kanang kamay natin ay para talaga sa hi-hat. So kahit i-cross natin yan, hi-hat pa rin yung kanan. And kaliwang kamay, yung sa snare. So parang ganun lang din, nilipat nga lang ng position. From ganito, from cross, nilipat lang na open. So ang mahirap nga lang sa ganitong position is yung 16-bit. So ayun guys, recap natin. Pwede nating swap yung snare sa hi-hat. Pero makaka-encounter tayo ng tatlong problems. Una, magbabanggaan yung stick natin. Pangalawa, mailipat man natin yung tunog ng close hi-hat, hindi natin maililipat yung tunog ng open hi-hat. At pangatlo, yung size ng pad. Yung size ng pad ng hi-hat ay masyado maliit kung ililipat doon ang snare. So guys, hanggang dito na lang. Sana marami kayong natutunan. God bless and peace out.